Okay, good morning. So ngayon ay May 7. Ayun yung SM Caloocan. Lapit na yung mag-open. So sa pung araw na lang open na yan. Anyway, ito yung alaga natin noong April 14. So kung May 7 ngayon, mag-iisang buwan. Tama ba? Yan. Mag-iisang buwan na pala, malapit na. Hopefully, lumaki siya. And ito naman yung April 10, yun dito lang. Itong dalawa, tsaka itong ilan to? Pito, yan. April 10. Itong tatlo. Ibang case yan, tatlo. Parang April 5 itong tatlo eh. Pero kung mapansin nyo, yung iba doon sa April 10, mas malaki pa. Kasi laki na nito. Pero yung April 5 natin, meron doon, dalawa. So, ito is scamander na medyo late na lumaki. So, ito, pe-prepare ko mamaya. Nutri-Hydro yung ilalagay ko dyan. Nandito yung kiss nut sole. Kiss nut sole natin to. Then, ito yung bell pepper natin na may bunga na. Ayan, oh. Hindi ko sure kung kita eh. Pero ito yung bunga niya. Malaki na. Mga ganyan. Kasi yung iba lumalaki na rin. Actually, may langgam siya eh. Hindi ko sure kung medyo nakaka-apekto yun. Pero mukhang okay naman. Hindi ko na pinapakalaman yung langgam. Ah, nga pala. Yun. Ito na yung lemon basil natin. Nilipat ko na. So, yung ilalim nyo to, i-convert natin, tataniman natin yan. So, gagamitin lang natin mga lupa. Ayan, mga lupa. Ayan, oh. Tapos, tinansfer ko na kahapon yung cherry tomato tsaka yung bell pepper na ilalagay natin sa lupa. So, ito, lalagyan ko pa ito ng trellis. Pero, matibay kasi yung pagkakatayo niya kaya hindi ko pa nilalagyan. Pero, lalagyan din natin yan. Tapos ito yung cherry tomato dito. Alam ko, palagay ko kasi namumulaklak na ito eh. Ayan doon oh. Banda doon, parang may bulaklak na siya. Pero hayaan lang muna natin. Ito naman yung tinanim natin nung April 20. Ayan, so malaking, maganda na rin tubo niya, di ba? So ito yung merong kiss nut sole. Tapos yung laman nito nasa halos sabihin mo mga 36 liters yung nilagay ko dyan. Ang dami nyan. So nandun yun yung mga for harvest natin. May wait lang. Lapitan na natin. So ito muna yung scamander natin. Scamander. Naalagaan natin hanggang May 20. Hanggang May 20. So, 15. Mga na less than 2 weeks na lang. So, ito. Dapat for harvest na to sa Sabado. Yan. Yan yung March naman to. March 26 to. Yan. So, hopefully makahabol siya kasi parang medyo bansot. Palagay ko kasi hindi ko siya na maintainan ng nutrient solution. Kaya medyo lumiliit siya. Kasi kahapon, nag-refill ako sa kanya. Medyo mababa na pala yung tubig. Kala ko okay pa. So, ayan. So, ito yung April 5 natin. Yan. Itong dalawa. Kasabay ng tatlong bansot doon. So, ayan. May mga nagka-problema sa nutrient solution din dati. So, yung lemongrass natin, looking good naman. Tapos, ito. Lemon basil. Pero mapansin nyo, di ba, ang payat. Yan, ang payat to. Kumpara dun sa mga lemon basil ko dun, tsaka ito. Ganito kasi katataba yun eh, yung galing dun. Ito kasi, dun nakatambay. So, hindi masyadong naarawan. So, hindi marin masyadong maganda yung growth niya. Tapos medyo nasishadan pa siya nung sweet basil ko dun. So, ayan ngayon, nilagyan ko muna siya ng support kasi nga tumutumba-tumba sila habang nagre-recover pa sila para lumaki yung
yung stems nila. So ito yung talong natin. So sana maging mas okay na siya ngayon. Hindi ko pala tatanggal to. So magpa 5:30 pa lang, pero kung mapansin nyo, maliwanag na. Ayan. So ito yung hindi ko pa pala rin naayos to. Ayan, ito yung ano natin, pipino na nasa lupa. Ayan. So nagbubulaklak na siya, pero wala pa ako nakikita ang posibleng bunga. Ayan. Kasi mga male flowers pa lang nakikita ko eh. Yung mga flowers na yan, male flowers yan. So dito meron tayong ayan, a female flower ito. Sana hindi siya magano, hindi siya mag-die back. Para kasi siya mamamatay eh. No? So yun yung inaalala natin ngayon, baka biglang mamatay. Yan, meron dito, may pipino rin dito. Iba maliit pa eh. Dito wala na. Pero yung iba susunod natin na pipino is nandito. Sa banda dito, may dalawa, tatlo yata ako nakita dito. So, ayan. So, nag-refill naman tayo dito kahapon. Ayan. Naglagay tayo ng mga 1 litro ng nutrient solution. So, ito yung tawag dito, sweet basil natin. Hantas na, oh. Sarap nang i-harvest eh. Kaso kasi hindi ko pa siya na-harvest kasi nga ito siguro harvest ko itong mga gilid-gilid na to. Kasi nga, nagpa-flowering siya. Yung mga nagpa-flowering hindi ko pinapakalaman ngayon. Kasi, kailangan ko ng seeds ng sweet basil. Yan. So, itong Thai basil dito, yan. Bunga lang ng bunga, seeds lang ng seeds. So, gagawa tayo niyan. Maraming bunga. So, yan, na-harvest ko na to. Siguro harvest tayo mga baka harvest ko na to lahat. Saglit lang to sa amin. Mga 2-3 araw lang, ubos na yan. Yan, ha-harvest ko na yan. Tapos, ililipat natin to doon. O kaya doon. Basta ililipat na natin to. Kasi nga, hindi naman masyado maganda yung araw dito. Hindi rin tutubo na maayos yung tanim natin. Okay, so yung mga dito naman, unti-unti ko na nililinis yung mga hindi natuloy na mga Thai basil natin. Nilagyan na natin sa paso yung mga lupa nila. Ganun din mangyayari dito. So dapat ko nang i-start yung paglipat. Ito nga pala, meron tayo dito. Ito yata mustasa, nilagay ko dito. Tapos dito pechay. Tapos yung seeds nila direct to soil la. So naglagay ako mga tatlo. Ayan, tatlong seeds. Pero doon mga kada kanto tatlo. So ito naman. So kung paano tayo magpatubo ng seeds sa baba, ganun din ang ginawa natin dito. Pero ito tigda 2 seeds lang tas sa sponge. Ayan. Tapos tinakpan ko lang siya nito para sa liwanag. Pero siguro after siguro 1 day or half day, i-expose ko na siya sa araw para doon na siya mag-germinate. Yan doon. Kasi inoobserbahan ko kung gaano ba kaganda yung sikat ng araw dito. Kasi ni-start na rin natin na tanggalin yung indoor nursery natin. Pero sa ngayon, minimaintain pa natin indoor nursery habang tinetest pa natin yung araw dito sa taas. And ang problema ko nga minsan, may mga ibon kasi. May mga nakakalusot pa rin. Ayan. So tinignan ko kung saan sila nakakalusot yun. Dinagdagan ko ng net doon. Baka dito magdadagdag ako. Titingnan ko pa yung sulok-sulok siguro. Ayan. So dito ko balak ilagay yung mga seedlings dito banda dito seedlings, tapos ganito ulit. Pero nagdadalawang isip ako lagyan ng ganito kasi nga mabigat
Eh baka biglang bumigay to, nagdadalang isip pa ako. Kaya yun, yung susunod kong gagawin, nasa lapag na lang muna. Meron kasi kami mga case ng soft drinks dati. Yun na lang yung pinakaginawa kong patungan sa ngayon. Tapos, chinek ko rin yung level, yung pagkaka-level nung styro. Kasi nga ito, medyo pababato ng ganito. Kaya nung nagdagdag ako ng nutrient solution, medyo naglilik na siya dito. Pero, ginawa ko kasi yon kasi nagda-doubt ako na umaabot yung tubig dito. Ngayon, kasi ayan o, pag ginawaan ko tong sponge, basa siya. Nung last time kasi, hindi. So, iniisip ko kasi baka mabansot. Katulad nung nangyari dun sa ibang alaga ko. So, yan. Kaya medyo tinaasan ko. Yan, medyo tinaasan ko yan. Tinaasan ko. Kaysa naman mag-fail ka agad tayo, di ba? Ayan. So, tinitingnan ko naman ngayon yung growth nila. Mukhang okay naman. Mukhang masaya naman sila. Ayan. Ini-inspect ko lang. Kasi nga, dito sa part na to, medyo mataas na yung tubig. Ayan, baka i-push ko pa to konti. Ayan. Kasi hindi na rin tayo gumamit ng net caps kasi nga gusto natin at least mabawasan yung ginagamit natin para mas ma-minimize natin yung cost and mas mapabilis na rin yung flow ng work. Pero sa ngayon, nasa testing period pa siya. So, 1 inch yung butas. 1 inch yung pinakabutas niya. Pero yung paligid niya, dinagdagan ko pa ng konting space para mailalim ko pa yung sponge. Kasi yung sponge na gamit ko, ano lang, parang nasa half inch lang. Eh, 1 inch yung thickness nito. Sobrang layo. Baka mahirapan siyang umilalim. Kaya yan, ginawan ko ng ganyang setup. So, kung sa cups naman, pwede rin naman sa cups. Kaso yun nga, lalakihan pa natin ng butas yan. So, siguro magkakaroon tayo ng ganong experiment. So, mamaya, gagawa siguro ako ng container. Kasi marami pa tayong container dito. 12 na ganito yung binili ko. Pero sa ngayon, ang may maintain ko parang weekly, 15 muna. 15 kada weeks ang itatanim natin. Pero ang itatanim ko talaga mga 18 kasi nga baka may mortality rate. Tapos kada box, 15 holes. So, sakto na yon. So, gagawa pa ako siguro mga 6. May dalawa na akong nagawa na takip kagabi. So, ito yung una, tapos may dalawa pa. So, 3 na. So, kulang pa ako ng 3 pa. Para sa yung sa 6 weeks. So, seseta pa natin to. Mukhang kasya naman siya eh. Siguro dito, adjust lang ako dito ng konti. Pero kasya yan. Kakasya yan. Sobra pa nga eh. So, ayusin lang natin kasi nga mayroon pang mga kalat-kalat dito. Tapos, ayaw din naman nating harangan lahat. Diba? Kasi nga, sampayan pa rin to. Ito, adjust ko pa tong sampayan. Kailangan may adjust ko. Baka ilipat ko doon. Yan. Para magkaroon ng space. Tapos, gusto ko rin sana mag-focus sa bell pepper. Pero ngayon, yan nga, tinitingnan pa natin kung gaano ba magiging tanim nito. Ito, binili ko pa, hindi ko sure kung condor or ramgo itong seed na to. Subukan kong tingnan, tapos ipakita sa inyo yung binili ko. Kasi tinapong ko na yung, ano yan eh, yung pinakalalagyan. Ang iniiwan ko lang yung pangalan ng bell pepper. Yon yung cucumber natin is Jackson 27F1 yata. Parang ganun, Jackson 27F1. So, cherry tomato, nakalimutan ko din yung pangalan. Pero yan, aangat yan. Hindi ko lang alam kung saan na siya gagapang. Pero baka pagapangin na lang natin sa taas. Yan. So, masyado siya mainitan pag sa sobrang taas, no? Eh, di ba yung initial na balak ko nga, ibababa ko yan dito. So, balak, baka ngayon nang gawin ko, ibaba ko. Kaso, kailangan ko ng support. Kasi ito, tulad nito, sobrang bigat na nito. Tumutumba na siya. Hindi na siya kayang isupport
Yung tawag diyan, hydroton na ginawa ko. Hindi talaga siya makakapit. Kasi nga, yung ugat niya, nasa tubig. So, kailangan niya ng matibay na susuporta sa kanya sa taas. Hindi siya kayang susuportahan. Pag ganyan lang, maliit lang kasi yung cups niyan. Gano'n ba lang yung cup niyan? Tingnan ko dito kung meron akong sample nung cup na ganyan. Yan, ito. Ganyan lang yung cup niyan. Yan, so nandito yung foam dati. Tapos, nung maliit pa, kaya. Pero ngayong lumalaki na siya, nihihirapan na. Ayun. Sige, medyo tumagal na yung kwentuhan natin. Pero update ko na lang kayo. Day by day na magkakaroon tayo dito ng update. So that's it. Thank you very much. And sana sa susunod, makita natin yan. So week 1. Ay, mag-start yan week 2 eh. Hindi, week 3. Week 3, week 4, week 5, week 6. Yan. Tapos cycle na lang siya ng cycle ng or rotation na lang siya ng harvest natin. So ito, hanapan pa rin tayo ng tata naman ito. Pero definitely isa-isayin nating punuin to. Lilinisin din natin. So yun lang naman. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.